Eto na mga ka-basketball big man na nakalaban ni Kai Soto last year dyan nga sa NBA Summer League. At nakakalaban niya rin noon dyan nga sa NBL Australia, nakasungkit na ng standard contract 3 taon pa mga ka-basketball. At alam niyo ba na bago niya natupad yung kanyang pangarap ay 4 beses muna siyang sumabak dyan nga sa NBA Summer League. At ipapaliwanag ko rin kung bakit ko nasasabi na hindi makakaapekto or makakahadlang yung paglalaro ni Kai sa Gilas dyan nga sa FIBA OQT dito nga sa plano niyang paglalaro sa NBA Summer League. At Chino Trinidad, hindi makapaniwala at hindi na natiis itong nangyayari dyan nga sa PBA. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Dito nga sa naging balita ng spin.ph ay sinabi nga ni Chino Trinidad na parang sampal sa muka ng isa sa pinaka matandang liga, no, or pinaka naunang liga dito sa Asia na PBA itong ginagawa sa kanya ng mga TV networks. Kasi nga ngayon mga ka-basketball, kinansel na rin ng A to Z itong broadcast ng PBA kasi nga ipapasok nila yung mga entertainment shows, no, mula dyan sa PBA ay sa dyan sa ABS-CBN. At last October mga ka-basketball, galing ng TV5, inilipat nila dyan sa A to Z itong PBA. Tapos ngayon ililipat na naman. So ang sinasabi rito ni Chino Trinidad, hindi deserve ng PBA na tratuhin na ganyan, di ba? Sila yung nasa kanila yung pinakamagagaling na basketball player ng bansa eh. Diba? Tapos hindi mo mahanap. So yung sinasabi niya, paano mo panonoodin yan? Paiba-iba ng channel, di ba? Parang dati kasi, di ba, naka-stick yan sa 5, sa 9, kung sa 13, kung saan-saan. Talagang ano, prime time yung oras niyan mga ka-basketball. Di ba? At sinasabi niya rito, mahalaga pa rin na may TV kasi nga, ayon sa survey, 75% daw ng Pilipino dito sa atin ay gumagamit pa rin ng TV. So yun, sabi niya, nakakaawa itong nangyayari sa mahal nating PBA, no? Patalpog-talpog, palipat-lipat ng kamay. Puntahan na natin itong napakagandang istorya na to mga ka-basketball kasi nga itong nakalaban na last year ni Kai Soto dyan nga sa NBA Summer League na si Dupreet ay pumirma na ng 3 taon na kontrata. Standard na yan mga ka-basketball mula sa 2-way contract. Ang average niya ngayon almost 9 points, almost 4 rebounds, tapos 0.5 blocks lang, no, sa 17 minutes na paglalaro. Hindi naman masyadong, mukha hindi naman pang superstar eh, no? Kumbaga average lang. Pero yun nga na pagkatiwalaan ng Portland Trail Blazers. Ang matindi rito, 5 beses daw na mas mataas yung sahod niya sa veteran minimum. Ngayon, tinignan ko yung veteran minimum, mga ka-basketball, $2.72 million. So, pag times 5 mo yan, more or less, $13 to $14 million doon sa unang taon ang sasahurin netong si Dupreet. So, bakit ko ba kinukwento to? Ba't ko sinasabi to? Inspirasyon yan, mga ka-basketball. Dito nga, nagkukulitan pa sila ni Kai, no? Doon sa nangyari kasi nagulangan siya ni Kai. Ito si Dupreet, ito si Kai. Itutulak ni Kai yan para makuha niya yung rebound. Ayan, no? Tapos nakuha niya, na-putback niya pa. So, yun yung nag-aasaran sila doon. Actually, mga ka-basketball, alam naman natin na si Kai, that time may injury na, no? May iniintay na siya sa likod. Pero doon sa NBL Australia, nung unang taon, nagkasalubong na sila ni Kai nito, 2021. Ito, foul counted. Diba? Kaya ni Kai eh. Actually, ngayon, pinapakita na ni Kai na kaya niya. Ito, nabutata niya si Dupreet. Yun nga lang mga ka-basketball, kailangan ng panahon. At yun nga, ito, papakita ko, no? Ito yung mga taon na naglaro si Dupreet dyan sa NBA Summer League. 2018, 2019, 2022, saka 2023. So, ayan yung mga minuto niya lang. 7 minutes, almost 3, 9 minutes, tapos 19.5. Dito na siya nakuha kasi nakaka 13 points per game siya. So, yun mga ka-basketball, di tayo pwede. Yung kayang nagsabi sa kay Dupreet na noong unang taon na sumalang siya sa Summer League, parang si Guy, hindi ka na makakapasok sa NBA. Ano kaya mukha na inihaharap ngayon niya sa tao? Di ba? Kasi inusgahan na nila eh. Unang taon, eh si Kai nakakaisa pa lang. Yun nga, 4 eh. Di ba mga ka-basketball? Nakukuha niya yung ibig sabihin. At pagka tinignan mo itong mga stats ni Kai, no? Dito sa huling laro niya, no?
Itong huling tatlong laro niya, nag-average siya ng 10 rebounds per game. Tapos ang puntos niya, mga kabasketball, malaki-laki na rin. Itong average ni Kai, siguro mga more or less 15. Diba? So, ano sinasabi ko? Ibig sabihin, maganda na yung ipinapakita ni Kai Soto ngayon. At ito, puntahan na natin. Kasi may mga nababasa ako na kumbaga conflict daw yung schedule ng PIBA OQT dyan nga sa NBA Summer League. Ang laro ng Gilas kontra sa Latvia at sa Georgia, July 3 saka July 4 ngayong taon, no? So ngayon, ang NBA Summer League ngayong taon, July 12. So ibig sabihin, tapos na yung PIBA OQT bago magsimula itong NBA Summer League. So yun, malinaw. Ngayon mga kabasketball, ipapakita ko lang sa inyo yung nangyari last year. Kasi May 30 saka 31, nag-workout si Kai dyan nga sa Utah Jazz. O, tapos, June 5 saka June 6, nag-workout naman siya sa Dallas Mavericks. Alam ko meron pa isa eh. Nakalimutan ko lang, Chicago yata yun. Ngayon mga kabasketball, pinag-report siya ng Orlando Magic. Hindi nga siya rito nag-NBA minicamp eh. Pero kinuha pa rin siya. Sabi kasi maganda raw yung offer, pero hindi naman, no? Eh siguro dahil lang may injury siya, no? Pwede rin, no? Kaya ganun. Yun nga. July 2, mga kabasketball. Ibig sabihin, kung July 2 siya pinag-report at July 7 yung NBA Summer League last year, 5 days lang silang nag-ensayo. So kung July 12 magsisimula itong NBA Summer League ngayong taon, most likely, July 7 siya ipapatawag kung may team na gustong kumuha sa kanya para nga dyan sa NBA Summer League. Hanggang dyan muna mga kabasketball. Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.